kung ano itsura ng aking desisina. Ang tahanan na ito, wala sa amin nag-aaway, pero ang pamilya na ito lahat ay dirty, dirty, dirty. Gandang buhay, mga ka-freshness! Welcome back to my YouTube channel at dahil sa pag-video yung house tour ko na living room, dining room, sa pang part 3 ko to. Dito tayo nag-stop sa dining room. So ito ay upuan ng mga kadyosahan. Sa music video ni Madam Inot. Kinustomize ito para lang doon sa music video ng Madam. Dito nakaklip. At sa mga hindi pa nakanood ng living room and dining room na house tour ko, ito yung thumbnail. Makikita nyo, ito yung title. Kasi ito rin yung title. So, ito yung part 3. So, meron akong turtle dito kung makikita mo. Kasi turtle sa Chinese is a good ally. According sa Chinese feng shui, ang turtle, kapag nag-alaga tayo, sila po yung nagbibigay ng swerte sa atin. Pero pagdating ng 60 years old, according sa feng shui, sa akin ay kailangan pakawalan ko ang turtle kung saan sila talaga belong. Pakawalan ko siya sa sea, ganun. So, kitchen tour tayo ngayon. Makikita nyo yung dirty kitchen, tsaka yung kitchen ko, at tsaka yung fish pond. So, pag nakita nyo ako, meron din bakit fortune tree dito kasi ito ay pinalalagay ng feng shui sa akin kasi needed talaga siya. In need siya. So, makita mo yung maintenance namin dyan. Nag-start kami na wala pa siyang ugat. Ngayon, nagkaroon na siya ng ugat. Just like yung mga angels ko nandito, dito na rin tinubuan ng ugat, dito na rin sila tumagal. So, itong fortune tree nito, kasama ko na yan hanggang sa pagtanda. So, hopefully, sana mag-grow pa siya. Kailangan ko ng fortune tree. Ang hirap kaya maintenance siya kasi every 2 days, every other day, nag-change kami ng water. So, let's go. Pupunta tayo sa kitchen. So, nandito tayo ngayon sa kitchen ngayon. So, syempre, bubuksan natin lahat ng ilaw ngayon para makita nyo kung ano itsura ng aking desisina. So ito, naka-solar siya, o, oh, diba? Pag sinabing, hep-hep! Hep-hep! Okay, ayan. Mechanical siya, so kung makikita ninyo, ito yan, kung makikita nyo, ayan. Oh my God! Wow! Ano po yung mga grocery, no? Instant food, instant life. Huwag niyong tularan na kumain kayo ng mga ganyan dahil ito ay ni-stock lang yan for in case of emergency ko. What if walang ulam? Wait a minute! Delata is pinaka-last priority. Pero pag malapit na siyang mag-e-expire, so minsan ang ginagawa namin, chill-check namin. Pag 2 months before mag-expire, pinamimigay na namin sa mga street children. Yan ay for stock lang in case of emergency. Ito rin ang pipindot mo para mag... Ay, nagbukas siya. Kabila. So ito na magita mo. Ito yan. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Hooray! So itong lahat nito ay ito ko-consume lang namin pag December yan, magawa ko ng salad. Shoutout sa Above Sea Level. Binigyan ako ng spices na chili garlic kusit. Napakasarap. Kaya lang, bawal over chili tayo kasi baka mamaya magkaroon kayo ng albumin chow. Dapat pag kumain kayo, moderate lang, wag sobra-sobra. Tapos meron din dito, chili garlic tahong yan. Isa sa mga masarap na Above Sea Level. Ayan. I-close na natin para makita na ninyo ang... Tapos dito naman, mga tao na nagbigay sa akin ng mga red wines, okay? So kung makikita nyo, nasa pinaka-fourth floor ko, soon makikita nyo rin yan kasi may mga wine, whiskey, lahat ng hard drinks, lahat ng mga branded na drinks, meron siyang stand para doon. Oh, hey! Sa entertainment at movie room. So, ito ay mga red wine lang na minsanal pack. Tapos, ito naman, everyday, yan, ginagamit ko to oral hydrate. Kasi ka-precious talaga malakas sa tubig. Kasi, water is life. Kasi, minsan, kahit walang laman ng tiyan mo, basta, marami kang tubig, busog. Uy, pero huwag ka, perfect ngayon. Tapos, ito, milk namin ni Little Ka-Freshness. Ayun, nakikisabay din ako sa kanya. Ito, biscuit niya, pagkapasok sa school. Ito, mga ginseng at saka mga
ito ay every night, ayun, nagpapaluto ako ng bird's nest. Ayan, bird's nest. Makikita mo mamaya sa ref. Diretso na natin. Ito, bird's nest. Ito pala lagay ng mga ano namin, tasa. Tasa, plato. Tapos dito, ayan, yung mga maliliit. Kasi ilan lang naman kami dito. Ayan, mga baso. Kasi ilan lang naman dito, ayan. Mga plastic. Ang dami plastic pala nandito. Oh my God! Wow! Kitchen dispenser ko naman, ang makikita mo naman dyan sa loob ay quinoa. Ayan, puro red rice at saka quinoa ang rice ko. Ayun ang silipin. Ayan ang rice ko. Puro quinoa at saka red rice. Kasi pag nagkakaedad ka, hindi ka na pwedeng puro kumain ka ng cardio na puti. Kailangan reduce din. Kasi ito ang ref, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bird's nest. Kung nakikita nyo, bakit maraming mga parsley, ayan, dahil nagjujuicing ako at saka nakikita din yung madaming prutas dito, ayan. So dito, kabilang ref, ayan, nakikita nyo puro mga veggies, ayan, ganyan, puro gulay. Dito naman sa baba, puro mga freezer ng mga pork, fish fillet, at yan lahat. Ito naman ay isa sa mga collection ko, relief mug ng Starbucks. Collection ko yan, so isang box ito. At makikita pa ninyo kung gaano karaming collection ang meron sa akin. Kung napanood nyo yung living room ko, nandun yung magnet collection ko. Kapag umakit ka pa ng second, third floor, makikita ninyo may shot glass. Lahat ng mga napuntang kong country, lahat nandoon. Ito naman ay mga Salad Master na product. Ayan. Ito naman ay rice cooker. Tapos ito, rice cooker ng anak ko. Ano yan? Ah, kasi hindi kami magkakapare-pareha sa mga time namin. Ito naman ay lagayan ng mga food. Kaya lang, hindi na masyadong ano dito, walang masyadong sustansya. So dito naman ang microwave, tapos oven. Pag nasipag si Nanay Milda, magbe-bake kami dito. And then ito ang isa sa mga pinaka isa-showcase ko sa inyo. So ito, bubuksan natin. Ayan. Andito. Darna! Wow! Diba? Oh my God! Wow! Ito yung tinatawag na Salad Master. Gusto ko mag-shout out kay Albert San Jose. I am from Australia. Sa kanya ko pinurchase ang product nito. Pinurchase ko 4 na piraso pero rinigaluhan niya ako kasi long time friend ko siya. It's more than 20 years. And sinadya ko to i-design para lang dito. Tapos kung makikita mo yung red cabbage, parsley nandito. Tapos ito yung green apple ay nakaslice. So isi-shake yan. Dito ang juicing ko. Ito lahat ng product ng Salad Master. Ito ay gawa sa titanium. Foreign body siya. Kumbaga, ito ang tumutugma sa katawan natin. Kunwari, nabalian tayo ng buto. Diba, kinakabit tayo ng titanium. Tapos, pagluluto ka ng sinigang, hindi mo na kailangan maglagay ng tubig. Pusa na lang siyang magkakaroon ng sabaw. Tapos, kapag magpiprito ka, hindi mo na kailangan maglagay ng mantika. So, mag-8 years na yan sa akin. Ayan, siya yung tagagawa ng juicing ko. Ganun process ng juicing. Sa edad kong 48, ito yung nakakatulong na pumayat na. Laki ng pinayat ko kaya. Sino-showcase ko lang sa inyo kasi nasa healthy lifestyle na ako. So kaya, ito naman is 75 years na warranty. So magagamit ko pa ng anak or apo ko pa or next generation. So ayan ang iinumin ko. Ganyan ang ka-healthy. Tapos ito yung sink namin. Ganun lang yung tsura. Ayan. Ito ibubuksan mo. And then, pop. Pag ito naman gripo. Diba? Arte-arte ko, diba? Tapos ito naman, sterilized ng paghugas ng plato. Ito naman, dito ako minsan nag-inumaga ako, tapos ginutom ako. Ayan, oven toaster. Tapos ito, coffee maker. Pwede ko pag malaki sa inyo, meron ako ditong entertainment. O, diba? Para ko may stage kapag ganun ako. Nan. So ngayon ito lagay ng itlog o di ba? Taray, di ba? Naka-organic. Oh my God. So naka-ray. Tapos ito rin, meron din hep-hep. Ray. Effect. Ray. Effect. Ray. Naka-sensor siya. Ito, lagay lang ng baso. Dito naman, lagayan ng Chinese medicine. Ayan. Tapos dito, effect. Ray. Tapos ayan, lagayan din ng baso. Tapos dito naman, induction. Hindi ko ginagamit itong induction kasi kapag dito yung nagluto, magiging oily at maninilaw at magiging malagkit-malagkit. Eh, ayoko. Gusto ko doon sila magluto sa dirty kitchen. Ayan. Welcome to my kitchen. So, kung nakita niyo yung chandelier yan, every floor, meron ako mga chandelier na kinabit. Uniform sila para sila magkakapatid pero kinustomize yan. Dito naman lahat may mga lagayan din ng kutsara tinidor. Ayan. Ayun na, patapos na. Oh. Ito na yung finished product. Ang meron sa akin dito, red cabbage.
celery, yung celery yung stem lang, tapos parsley, apple, carrots, yakun. So ito kung nakikita nyo, tinatanggal yung mga bula. Kasi baka pwede ako magkaroon ng amoeba. So ito, inumin ko na to. Ganun ang buhay ng juicing. Tapos ito na yung raw niya. Pwede namin ilagay sa halaman namin, sa garden, para yan na consider as fertilizer. Tapos pwede rin siyang hugasan sa mukha para maging fresh. Prutas siya at saka gulay. So yung residue niya lahat, ikis-kis mo yung pest mo, ayan, ka-freshness na. Ayan. Thank you, Jocelyn. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Pag enough ko ang ilaw pala neto, pag enough mo lahat, bubuksan naman natin ito. Toink! Oh, may ilaw sa higlang ang may ilaw. Ang galing! Ang galing! Yan lahat. Naka-LED yan. So sana na-enjoy nyo yung kitchen tour ko at ngayon mapunta naman tayo sa likod, sa dirty kitchen. Itutour ko kayo para mapapanood nyo. Prior neto, meron akong senior yung how to be a vlogger. Ayun, how to be a YouTuber. Lahat ng mga tips, senior ko sa inyo doon. Lalo na kapag yung mga aspiring magiging vlogger, tapos may mga anak kayo, syempre ingatan nyo rin. Syempre, aside sa mga bashing, dapat meron ka rin privacy na matitira. Pero syempre, open book ka na eh. When it comes sa pagiging YouTuber mo, kailangan yun yung nag-look forward sa inyo yung mga followers natin, mga subscribers na laging nanonood sa content natin. So tara. Pupunta naman tayo ngayon sa dirty kitchen. Ayun. Pag sinabi mong dirty kitchen, mas madumi. Ito ang rules ko sa kanila. No holds bar, hindi to ginamit para sa akin lang. Kung ano yung ginagamit ko, dapat ganun din yung kasama ko sa housemate. At yung mga housemate na kasama ko, sila yung mga matatagal na nakasama ko sa trabaho na hanggang ngayon, tinubuan na ng ugat. Mula isang dekada, dalawang dekada, tatlong dekada, nasa akin pa rin sila. Sama-sama kami dito sa bahay. Kung ano yung ginamit ko, yun din ang gamit nila. Kung ano kinakain ko, yun din kinakain nila. Kung ano lalaki ko, yun din lalaki niya, charing. So ito kung makikita ninyo, Starbucks collection ko naman na Global Icon kung tawagin. Actually, marami ito, pina-customize to. Medyo mantika nga kaagad. Actually, marami ito, nasa kabilang bahay ko. So ngayon, syempre walang oras si ka-freshness. Hindi ko na-fill in lahat, pero lahat halos kompleto ako. Kung saan ako nag-travel, for example, nag-travel ako Dubai, Czech Republic, Canada, ayan, lahat yan ay napuntahan ko. Binibilang ko yung Starbucks, tapos inuuwi ko. Tapos ito naman yung water dispenser namin. Ayan, kung makikita nyo yung ref ko, kung bakit meron akong magnet dito, ito ay mapa ng US at saka ng Canada. Oh, hindi akin to. Baka sabihin nyo, hindi healthy. Ano? Malamang sa driver ko to. Kasi ito naman, lagay ng mga food. So, dito naman, ito, bakit naka-segregate? Ang dami ko rice cooker. Rice cooker from my personal. Rice cooker para sa anak ko. Kasi brown rice yung anak ko. Sa akin naman, red rice with quinoa. Sila naman, mahilig sa plain rice. Oh, so, nakasegregate dito yung sa house. Mas ito yung yakun. Ito yung sinasabi kong isa sa mga ginujuicing ko. Ito, I think, parang lagayan ng mga styro. Ayan. Pag meron kami mga salubong kami sa street children, nagluluto kami. In my own little way, at least meron tayong natutulungan. Dito naman, kung makikita mo, ayan, may kanton. Akala ninyo, masarap ang mga delata. Yan po ang minsan na magbibigay sa atin ng hindi maganda sa health. Dito naman, lagayan ng mga plato naman nila kasi nakasegregate kami para alam nila kung nasaan sila. Kaya lang parang may ground. Ayan. Parang Christmas light na lang. Isipin na lang yung may Christmas light ako dito sa dirty kitchen. Tapos ito naman, ayan, may kape, lahat kompleto yan. Naka-ready yan para sa kanila. Ayan, munggo. Yan. Sige, kumain kayo ng maraming munggo nang magkaroon kayo ng duri. Tapos dito naman sila naghuhugas. Kasamahan ko naman kayo dito konting sa labas. Alika. Dito naman ay water storage ko. Ayan. Water storage ko dito. Tignan natin, ilawan natin. Ito ay limang fire truck ang kakasya at I think anim na fire truck to. Malalim na malalim. Tapos may ball valve siya. So ang ball valve niya mismo ay siya yung nagpapahinto kapag katapos na maghito. Ito naman ay mga plates collection. Ayan. Sa bawat bansa na pinuntahan namin. Ang dami nagre-request na gustong i-house raid ako. Actually, mga celebrities at saka mano. So, soon, magpapa-house raid ako. Mamimili lang ako sino yung mga deserve. Wow! Wow!
Makikita mo lahat ng plato neto from first, second, third, fourth, five, six. Anim na layer yan, na tatlong panel yan, pinasadya ko, tapos pinalagay ko na LED, tapos dito ang patalo. Oh. Tapos dyan, kung makita mo maraming bola, yan yung mga bola ng mga lalaki na nagpunta dito sa bahay ko, na iwan, idinikit ko. Sinigyan ko ng ilaw. Tapos ito naman, wala na si Lucky, ang aking alaga na Japanese Akita na in-import ko galing sa Ukraine. Namatay siya dahil heat stroke. Ang sabi nila, kapag may namatay na hayop sa bahay natin, sila yung may nagsasalo sa atin. Dito sa kitchen namin, ayun, kung makikita niyo, may CCTV, isang pack. Ayan, makikita niyo yung mga... Tapos dito naman ay hallway papuntang labahan. So ginawa ko rin siya mechanical. So itong wall, ginawa ko bar. Kunwari nasa ano ko nagsishow. Para may kinang lang. Tapos eto, linigyan ko siya ng LED. Tapos sinadya ko itong sampayan. So tingnan niyo to, guys. Pag ito, inikot ko. Ayan. Yan, magbubukas ang dugo. Kasi naka-mechanical siya. Para kapag nagsampay ng damit, hindi ako nagpa-flag ceremony, ha? Ipinapakita ko lang yung kung ano meron dito. Pero kapag malakas ang ulan, kailangan dapat talaga isara. Para yung mga damit. So, ganun yung tsura. Ayan, makikita niyo may butas dito. Aray ko. Ito pala, room di Chad. Ayan, kung kilala niyo si Chad Jonas, ito yung room niya. Tapos ito naman, generator. Ang generator namin may instant electric fan na nakakalas. Diba? Napakahusay talaga nila. Tapos dito ang labahan, dito yung pag magaano sila ng floor map, ayan medyo kalumaan na rin. Ito naman, dito sila naglalaba. Ito naman, stock room, ayan. Stock room, ginagawa namin bodega, ayan. May banyo, kompleto. Tapos itutur ko kayo para makita niyo yung fish pan at saka alaga kong turtle. Dito may pagongo, pa, ayan. So ilan ang pagong ko dyan? Sige nga. Four. Ha? Four. Ah, sorry, mali. Sorry. Hindi, problema mo na yun. Ito naman, ayan, may tanim kami hanggang sa taas. So, ayan, chinatsaga ni Cesar. Cesar, say hi nga. 26 years na sa akin si Cesar. Ayan, isa sa mga dati ko laging pinapagalitan nung bago pa siya. Nung ako ang unang kuya niya at kuya ang boss niya sa Manila. Hanggang ngayon na sa akin. Pinaka-favorite ko naman na dating pinaka-hate ko. Kasi, bakit ko sinasabi pinaka-hate? Ayaw magsalita. Nagkumain kami sa Jollibee. Gusto niya maghugasan yung styro ng spaghetti. Yun. No, medyo mataas yung tempered ko dati, kabataan. Siyempre ngayon, nakamelod down na ako. Goods na kami. Tapos ito, garden namin. So, makikita pa ninyo yan. More garden sa akin. Baka, ito may Buddha ako dito. May pa-fungsuy ako dyan na Buddha. At ito naman ang fish pan ko. Kung nakita ninyo, tatanim pa sila kaya meron silang pa under dito. Ito may mga koi fish pa ako natitira nandito. Pero marami na namatay. Kung nakita ninyo, marami na namatay yan. Lahat yan may certificate. Ayun naman para pinto. Ayun na siya. Na-post ko yun sa TikTok nung namatay sila lahat. Marami sila. Malalim ito. Kung nakita mo na dito lang to. Pero napakalalim nito sa loob. Hanggang sakop niya hanggang dito. So marami sila nandito sa loob. Ito. Kung ito nakita, napanood nyo to, ito yung sala ko. Baka nakalimutan na nila yung mga napanood nila. Ayan, pasok tayo konti. Oh, perfect. Ayan, yung koi fish ko, ayan. Kasi pag sa Chinese, swerte yan. Tapos ayan, ito. Ito, may nagregalo sa akin. Ito, very important sa akin ito. Kasi isa siya sa parang logo ng isang pinakamalapit na isang proyekto ko. Very, very, ito yung symbolized niya. Actually, it's about lifting others. Very meaningful, kaya dito ko nalinagay. So right now, at least nakita na ninyo kung ano yung tsura ng sala. Ito yung dining, kung naalala niyo yung dining. And then, ito, paakit naman yan ay papuntang master bedroom. Tara, kundi ano silip-silipin niya. Makikita niyo, ang dami kong rubber shoes. At tsaka ko na i-chichika, ito yung magnet. Dati, tapos ito mayroon pa dito. Tapos yan may toilet. Tapos lusutan dyan. Papuntang kapitbahay. Hindi nyo alam. So guys, ayan, salamat at na umabot kayo dito sa dulo ng content na to. Sana na-enjoy nyo ang aking maliit na tahanan with full of peace. Ayan, itong tahanan na to, wala sa amin nag-aaway. Pero ang pamilya nyo ito, lahat ay dirty. Karin. Happy ako dahil na-tour ko finally mga request nyo sa akin. So yung kitchen tour. Next, itutour ko sa inyo ang master bedroom. Yung second floor ko, and then may third, fourth, and fifth floor. Ayan. Unti-unti natin at abang-abangan ninyo sa mga nagustuhan ng video nito. Syempre, i-share ninyo, i-like nyo.
i-subscribe nyo and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking content sa bawat upload ko. At sa bawat view nyo ay napaka-importante para sa akin. At syempre, huwag nyo kalilimutan din i-subscribe ang aking lahat ng mga ka-freshness family. Bye-bye!